Dating nakatira rito, sabi niya kanina, walong taon pa lamang siya, dito na siya nakatira. No? Wala pong iba, kundi ang dating governor, dating senator, Bongbong Marcos. Okay, let's all welcome, of course, Senator Bongbong Marcos. Hello, sir. Hello, hello. Magandang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong pagkumbida. Thank welcome you. Back to Malacañang. Oo nga. Nakakatuwang umikot ulit at makita ulit itong palasyo. Pero siyempre, marami na rin pagbabago ang ginawa. Ilang taon kayo tumira dito sa palasyo? May 20 years. 20 years kami. We 1965, tapos 86 kami umalis. So, and alam ko, marami kayong mga memories dito after 20 years. No? Ano yung pinakamasaya yung memory dito sa palasyo ng Malacañang? Siguro yung mga panahon na kami lang lima na kapabilyan because very rare na mangyari yun eh. Usually laging may tao, laging may trabaho, hindi tumutugma yung mga schedule namin. Tapos kaming magkakapatid pinadala na sa UK para mag-aral. So very rare kami magsama-sama na as a family. Sinabi ng Korte Suprema, diktador ang inyong ama, nagnakaw ng pera ng taong bayan, and it's in a court decision, no? How do you address that issue, lalong-lalo na you are continuing to aspire for public office? I always say when it comes to these issues that I have a distinct advantage over everybody else that nagbabato ng mga ganong criticize no sa amin. I have the advantage. I know the truth. Alam ko naman yung sinasabi nila hindi totoo. Kaya sinasabi ko, ilabas natin yung katotohanan. Huwag yung propaganda, huwag yung spin, kundi kung ano ba talaga ang record. At yun ang sa palagay ko, yan lang talaga ang hawak ng pamilya para sagutin yung mga ganyang pagtututo sa aming pamilya, sa aming mga ginagawa. Alam niyo po si Presidente Duterte, no, dahil madalas kami magkasama, no. Talagang sinasabi niya, hinahangaan niya ang inyong ama, no. Pero sinasabi rin niya na yung kanyang nanay ay talagang aktibo nung panahon ng EDSA kasi patay na yung tatay niya ata nung mga panahon na yon at talagang dilawan yung nanay niya at siya mismo parang at that point in time bumitaw din dahil feeling niya hindi na kukontrol ng inyong ama dati yung militar na. So what is your relationship with the president? I know he has said na mas gusto kanya maging vice president pero paano mo rin i-reconcile na yung punto na kayo napaalis sa pwesto, nanindigan din yung presidente laban sa inyo? Well, lahat naman tayo may paniniwala. Meron tayong advokasya, meron tayong ipinaglalaban. Kung ganyan ang tapat na kanilang paniwala, ano man sasabi mo? Di ba pag-usapan natin? Baka makumbinsi ka na iba talaga ang pangyayari o baka para maipakita sa inyo kung ano yung from our perspective kung ano yung nakikita namin. But you know, these are things that are open to discussion. So, hindi naman ito basta yung ad hominem attacks ang talagang hindi naman talaga walang silbi. So my personal relationship with the president goes back a long time. So that's part of it. Marami talaga ganyan naman talaga sa politika. Yung magkalaban noon, magsasama, yung kasama noon, maglalaban. So politics makes for strange bedfellows. Yes. Okay. So nangyayari talaga. I'm beginning to find out. pero ako ang magandang maitanong ko. Siguro tama naman siguro si Senator Bongbong dahil tatay niya. Siguro kahit tatay mo pagtatanggol mo ano? Siguro po nung mga nakaraang may malay na kayo, alam niyo na ang tama at mali nung mga panahong 'yon. Meron ba kayong gusto sanang sabihin sa ama ninyo na nakita niyo parang may mali? Pwede ba akong magsalita? Pwede ba akong magbago ng kapalaran that time? Meron ho ba kayong nagawang ganun? Well, sa aming kapamilya, hindi naman pinagbabawal na pag-usapan o hindi mo dapat banggitin ito. Kung ano yung aming iniisip, tinatanong namin o sinasabi namin, yun ang nagiging usapan namin. So, kung ito ay nagbabago, kung nakumbinsi ko yung father ko, napalitan yung kung ano yung nakikita namin na sinasabi kong hindi tama o pwedeng gawin mas maganda,
Hindi ko alam. I cannot say na meron akong sinabi na yun ang kanyang ginawa. Pero una, malakas talaga. Alam ko tapat ang aking ama sa lahat ng kanyang ginagawa para pagandahin ang Pilipinas. At mula doon sa paniniwalang yun, yun ang naging punot dulo. Yun ang naging punot dulo ng aking pagkikinig sa kanya, pagpapaniwala sa kanya. Well, alam mo, maraming salamat po sa pagsagot ninyo ng mga tanong na yan. Now, we just had to ask the questions. Of course. And I think alam nyo naman na tatanong yan. Pero maiba naman po tayo. It's almost 2 years since nanungkulan si VP Lenny Robredo. No? Mm-hmm. It's a post that you think you're entitled to. Kaya mm-hmm. nga kayo nagkain ng protesta. So, if you had the chance na kayo sana'y nakaupo mm-hmm. nung simula ng terminong ito at 2 taon na, what would you have done already by now as Vice President? Anything the President asked me to do. Yan naman ang trabaho ng Vice President. Lagi kong sinasabi nung kampanya. Siyempre, tinatanong, anong una mong gagawin? Kung ikaw ay mahalal. Sabi ko, ang una kong gagawin, pupunta ang presidente ko at magre-report ako. Sabi ko, I'm reporting here kung ano yung gusto mong gawin ko. Depende na ngayon magiging usapan namin kung siguro tatanong niya, ano yung sa palagay mo yung maitutulong mo dito sa aming ginagawa? All of those things. But, you know, you are, in a sense, an alter ego also of the president. So dapat you sinusuportahan mo presidente. Dahil ako talagang labis sa politika dito sa pag pinag-uusapan ng public service. Lahat naman siguro tayo ninanais natin na maganda ang maging performance na kahit sino mang presidente. Mm-hmm. Dahil kung maganda ang patakbo ng pangulo, maganda ang takbo ng Pilipinas, mas maganda ang takbo ng buhay ng bawat Pilipino. Mm-hmm. Kaya't wala naman tayong inaasahan, wala naman tayong panalangin kung hindi maging mas maganda at maging mas maganhawa, maging mas masaya ang buhay ng bawat Pilipino. So, kung magandang performance sa presidente, kung makakatulong ka doon, yun naman talaga ang ating hangarin. All right. Nung naging senador siya, of course, nung naging senador po kayo, ano ho ang mga naihain yung mga batas? Mga bills po, para po, nung kayo po ay nakaupo na? Well, siguro, yung marami akong areas na pinasukan, we did some things on the environment, kasi naging chairman din ako sa housing, naging chairman din ako sa public works. So, yung mga areas na yun, marami tayong nagawa, dati pati yung mga pag-reorganize ng mga agencies, halimbawa yung pagpalit sana sa HLURB, yung pwede sa HADC, changing the organization para tulungan. Ito na naman, bumalik na naman ako sa local government para tulungan ang mga local government units na maglilipat, magre-rehouse ng mga squatter, mga ano, yun mga bagay-bagay na ganyan. So those are the details. Meron doon sa public works. We were changing the charter of the PPP center mm-hmm. para mas madali ang magkakaroon ng PPP. Yung cooperatives, inayos din natin ang charter ng Cooperative Development Authority para mas kasi malaki ang paniwala ko sa mga kooperatiba na makakatulong sa mga tao. Kung hihingin ka ng advice ngayon ni Presidente Duterte, anong sasabihin mo sa kanya? Ay, nako, hindi ko naman siguro, very presumptuous naman. Theoretical lang to. Theoretical. Alam natin hindi ka hiningan, pero anong advice mabibigay mo sa kanya ngayon? Well, advice na bibigay, pagpatuloy mo yung inyong ginagawa. Dahil mukha namang tanggap na tanggap ng ating mga kababayan at malaki ang kanilang paniwala na tama ang direksyon na tinutunguan ng ating Pangulo. Kaya ipagpatuloy mo yan. Kung ano may tutulong, gagawin natin. Your message to VP Robredo? I don't know. Does not that fall under the subdivision? All right.
Sa naging kumpirmadong balita na mismo ang The Japan Times ang nag-release sa kanilang official website ay tila mas bumilib ngayon ang maraming Pilipino kay Pangulong Duterte na isa na namang international magazine ang nag-feature sa presidente ng Pilipinas. Ayon mismo sa naging komento ng maraming netizens, tila malulusaw na naman ang ilang mga opposition o mga kritiko ni Pangulong Duterte sa nasabing balita na mismo ang Japanese government ang nag-recognize kay Pangulong Duterte matapos kang makakuha ng high approval rating kumpara sa mga matutunog ang pangalan o prime minister ng iba't ibang bansa tulad ng Russia, China, Taiwan, South Korea, maging Japan. Narito ang isang papapatunay ng isang Japanese citizen at overseas Filipino worker sa Japan na nagbigay ng kanyang opinion patungkol sa impormasyon na ilang beses nang binabalita si Pangulong Duterte sa Japan na hindi man lang nagagawa ng mainstream media sa Pilipinas. And the netizen posted, "Buti pa ang mainstream media and newspapers sa Japan na i-feature si Pangulong Duterte sa Good News Report sa kanya. E ang media kay sa Pilipinas, kailan? Nakakalungkot talaga sa bansa natin. Pilit nilalaso ng mga taga-media ang magagandang dulot ng pamahalaan. Ito kasi ang ayaw nilang malaman na ang mga tao bilib sa pamahalan Duterte. I used to be his critics before, but when I saw how the oppositions work to manipulate people using mainstream media, I ship right away. I support him. Kasi dito sa Japan, lagi siyang ibinibida ng Prime Minister. They usually have news report here if ini-feature si Duterte. Most likely, his responsive action with the worldwide pandemic. Yung laban niya kontra droga at yung talim ng paninindigan na sibakin sa pwesto ang mga tawiling opisyal ng gobyerno. Na-appreciate ko siya sa lahat ng ginagawa niya nung lagi siyang binabalita dito sa Japan. Kasi sa Pilipinas, lahat talaga puro bad sides ang nalalabas. Wala ka nang mariringan tama sa kanila. Puro paninira at maling balita ang ipinapublish nila. Nakakalungkot lang kasi kahit anong gawing tama ng gobyerno, may say pa rin sila. Kaya maraming galit sa ABS-CBN, GMA, TV5, lalo na sa Rappler dahil sa ginagawa nila na yan. Basta kami dito sa Japan, saludo kay Pangulong Duterte. His stand on his promises, lalo na sa aming mga OFW na bibigyan niya kami ng pagpapahalaga. I pray for his health and remaining days as president. Dalangin namin na kasing husay niya ang susunod na leader ng Pilipinas para maipagpatuloy ang mga historical project na kanyang panunungkulan." Unquote. Sa naging komento na ito ng isang overseas Filipino worker sa Japan, pinatotohanan nga niya na magpakailang beses ng finiture si Pangulong Duterte ng media networks sa Japan at ang ilang pang newspaper international. Kaya't sa naging balitang ito ay tila maiinis na naman ang ilang mga taga-opposition base mismo sa naging komento matapos ng i-feature ng Japanese government ang balita kay Pangulong Duterte patungkol sa kanyang pagresponde sa COVID-19 crisis sa Pilipinas at ang high approval rating na siya lamang nakakuha ng 91% kumpara sa mga prime minister at pangulo ng mga karatig bansa.